Yes! Hello! Yeah, kamusta kayo? Sana okay ang araw nyo. Eh, oo nga, nakalimutan ko. Hello, Creative Explorers! Magandang umaga, hapon, tanghali, gabi, kung nasaan man kayo or kung anong oras nyo man napanood or mapapanood ang video na to. So, yeah, actually ngayon, tinatry natin na magkaroon ng content, well, every day. Eh, yung nga, nasa isip ko, actually, I've been doing this on TikTok. Medyo matagal na rin. And by God's grace, naka-gain rin tayo ng followers doon sa TikTok. So, kung nanonood kayo nito at iba kayo nagpa-follow sa TikTok ko, please consider following me. And yun nga, yung sa TikTok ko, I've been sharing thoughts, realizations about life in general, about faith, about minsan about art, actually medyo random. So basically sinishare ko lang yung realization ko, thoughts ko on almost everything in life na kung sa palagay ko eh baka rin eh makatulong sa inyo. Some insights na baka pwede yung pag-isipan din or mga insights na pwede rin mali rin naman ako. So, pwede rin tayong mag-discuss on the comment section. So, ngayon, what I'm planning to discuss is this yung usong-uso ngayon na idea. Madalas ko itong marinig, madalas ko itong makita sa mga Instagram post, sa mga, yung mga speakers, yung mga, ano man tawag doon, yung mga parang, motivational speakers. At parati ko narinig to, ito yung saying na fake it till you make it. Yun. And actually, nagigets ko naman yung intention nila for saying that. Kasi nga may mga moments na nandun ka sa pagkakataon na yun. For example, bawa sa work, hindi mo talaga alam kung ano yung trabaho, hindi mo talaga alam kung ano yung dapat gawin, pero you have to act na parang you're in control. Diba? And yes, sabihin na natin may mga tao na nabuhay sa ganong sistema. I mean, they survive business or their career or their life doing that. And I mean, nakikita ko naman kung bakit usong-uso to. But I'm here to say and to parang share my take on this quote in this saying na fake it till you make it. And yun nga yung nakikita ko rito. First of all, I'm a Christian. So parang there's a high value on being authentic, being real, and honesty. So yung fake it till you make it, though probably nag-work siya, pero parang mas maganda na there's an acceptance. And kasi ang nangyari sa fake it till you make it, may acceptance pero you hide it with the facade of being in control. I don't know, gestures of I know what I'm doing, pero actually sa isip mo deep inside hindi. And sa akin parang mas may merit na parang you just accept it. If you don't know, then you don't know. And you don't need to hide it. You can tell everyone else na you don't know it. And ask help. Diba? Humingi ka ng tulong. And parang in all humility, parang expose yourself. hindi naman siya parang announcing your weaknesses or being proud of your weaknesses. It's just
You're just stating the fact. Di ba? Facts lang. Walang feelings. Fact. I don't know it. Can someone help me with it? Di ba? Or, I don't know it. Let me research about it. Or, basta parang, my point lang is you don't put a facade over you not knowing it or you being uncertain of some things. And I think mas ikakatuwa pa yon ng mga kasama mo or office mates mo. Kasi, kumbaga, you are showing your vulnerability. I think yun yung iniiwasan ng madami, na parang to show weakness, to show vulnerability. Kasi palag sa palagay nila, doon naintindihan ko naman, kasi sa palagay nila, kapag nag-show sila ng vulnerability, parang meron ng upper hand kung sino man sa kanila. Kasi parang they can use that vulnerability, those weaknesses against them. Well, actually, problema na nila yun. I mean, if they use it against you, to manipulate you, to politicize you, that's their problem. Pero ikaw, you're just being honest and state kung ano yung kaya mo at kung hindi mo at kung ano yung mga hindi mo kayang gawin. And yun nga yung discuss ko rin sa TikTok ko a while ago. Siguro a better alternative for fake it till you make it is fake it till you make it. I know dito medyo masamang pakinggan yung grammar, pero just to align it with the fake it till you make it, why not fake it till you make it? Anong ibig sabihin ng fake it till you make it? Basically, yun nga, yung alam mo, you don't know things. You don't know what lies ahead. You don't know what's happening. Pero yung fact na nandun ka sa situation na yun is may acknowledgement na I'm here. Ito yun. God put me here in this situation for a purpose. Hindi lang to wala. Yes, hindi ko alam kung ano yung gagawin or hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Pero, nandito ako. May reason to eh. Parang that belief na everything happens for a reason, I'm here for a reason, at si God, hindi naman siya nagkamali na nandito ako. Meron siyang rason, meron siyang purpose. Why am I here? So, if I'm here, I'll be faithful na God put me here. And since siya yung naglagay sa akin dito, He will let me go through it and eventually survive it and make it. So, yun yung aking parang it's a game changer idea na instead of leap of fake, you are just doing a leap of faith. Diba? Actually, maraming bagay sa buhay natin na that requires a leap of faith. And yun nga, yung opposite nun, pipikiin mo lang. Diba? Leap of fake. You're just faking it. For example, starting a business. Wala namang tao na nag-start ng business na lahat na figure out niya na. Marami, kahit yung mga sikat na mga business people, makita mo yan, ang payo nila. Don't start a business kapag na-figure out mo na lahat. Kasi kung ganun yung case, hindi ka na mag-start ng business mo. Dahil walang businessman na nag-start na lahat na figure out niya na. So basically, it's all a leap of faith. And yun nga, matatakot ka kasi kung gusto mo lahat in control ka, na-control mo na, na-figure out mo na, walang ganun eh. And dahil nga walang ganun, matatakot ka na simulan yung isang bagay na nakakatakot.
Diba? So, in effect, hindi mo na siya sisimulan. So, parang you will just stay on your comfort zone. And ang mga bagay na nagpapa stay sa comfort zone mo is the fear. Diba? So, yung iba, ang solution nila, okay, para makatalon ako dun sa comfort zone ko, I'll just fake it. Diba? Pero yun nga, if you are faithful, nag-gada sa purpose and nilagay ka dun, you will start a business. You will start it, tatalon ka. Of course, hindi ko sinasabi ngayon na kung employed kayo, mag-resign kayo agad, tapos the leap of faith daw, sabi ni JP. Hindi. Of course, it's a constant communing with God kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay mo. Pero ang sinasabi ko lang is hindi mo siya sisimulan if you don't do a leap of faith. Marami rin. For example, yung pag-aasawa. Di ba? Parang if gusto mo, na-figure out mo na lahat sa pag-aasawa at pag-start ng pamilya, walang ganun. Kasi kung ganun, siguro, kumbawa, ang concern mo is finances. Siguro yung financial stability, baka ma-reach mo pa 60. So, 60 ka ng mag-aasawa. Di ba? So, ang laking bagay at magpapa-jump sa'yo sa comfort zone ay yung si God and yung faith mo. Pag nalaman mo na, di ba may mga prayers na, Lord, hindi ko alam, pero I know you're with me. I just trust in you. And yun yung problem with the fake it till you make it. Kasi nga, you are trusting not in God, but in your ability to fake your way out. So, ang God mo technically is si faking. Di ba? Actually, if you'll be technical about it, may halo na yung ano eh. May halo na yung may halo ng deception. Di ba? And imagine mo kung ano yung natitrain mo sa isip mo. Sakali, you survive it while you're faking it. Ano yung nai-instill sa isip mo or anong natitrain mo sa sarili mo at sa isip mo that you can get out of things by your ability to fake? Di ba parang isang trait siya na parang kapag nasanay ka, parang nakakatakot. Ano pa kaya ang ibang pepekiin mo sa buhay mo para makasurvive ka? So, again, I'm just sharing my thoughts on this topic na baka mas maganda is be honest and faith it till you make it. So, yun lang. So, kung meron kayong mga thoughts, meron kayong mga gustong i-share, insights, reactions or reactions or violent reactions. Sana wag naman. Comment nyo lang sa baba. And hopefully, parang maganda tong ganito, no? Parang, in a way, para tong podcast na rin, no? Nagsasalita lang ako. Baka makatulong sa atin lahat sa mga nakinig nito, sa mga magbabasa ng comments. And yun nga, as a Christian, of course, ang trabaho ko is to point other people to God. That's always been my prayer. Lord, help me na guide and guard my testimony. Of course, I still do sin. I'm not perfect naman. Pero yun nga, with the help of God, let's share His words, let's share His insights. So, yun lang. So, kung gusto nyo mag-follow kayo. The last time I checked, nasa 974 na yata tayo. So, konti na lang. Tayo ay monetized na.
And again, yung monetization is not about the money, but it's about a thing that will help us to sustain this kind of content creation and sharing. It's not about pagpapayaman o pagiging milyonaryo. It's about sustainability. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang talkies na to. So again, this is JP Quizon. You can follow me on TikTok, Instagram, Facebook, and of course here, you can subscribe kung di pa kayo subscriber. So maraming salamat, and again, I will leave you with, to God be all the glory. Bye-bye!